Gusto ko po na buksan po natin ating mga Biblia, no? Let's open our Bible to Luke chapter 8, no? Bubuksan po natin ating mga Biblia sa Luke chapter 8, starting on verse 5, going down to 15. Ang ating pong talata na gagamitin ngayon, or part of the Bible is yung parable of the sower, right? So, dito po makikita natin kung gaano kahalaga ang ating mga alalahanin sa buhay, right? Yeah, kung gaano ito nakakaapekto sa ating pananampalataya, kung gaano ito nakakaapekto sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay? So, this morning we are going to be reminded and learn something more. Because what we have been learning is not new, but it is only an additional knowledge para sa ating mga mananampalataya. Okay? So, let's open here Luke chapter 8, starting on verse 5. Sinabi po dito mga ka-hoppers sa salita ng Pinoon, starting on verse 5. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. And some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprung up with it, and choked it. Another fell on good ground, and sprung up, and bare fruit, an hundredfold. And when he had said these things, he cried, "He that hath ears to hear, let him hear." Verse 9, and his disciples asked him, saying, "What might this parable be?" No, nagtanong, ano bang ibig sabihin ng mga parabola na ito? No? Verse 10, and he said, "Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but to others in parables, that seeing they might not see, and hearing they might not understand. Now the parable is this: the seed is the word of God." No? The seed is the word of God. "Those by the way, by the wayside, are they that hear," no? Sila yung nakinig. "Then cometh the devil and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved." Okay? Verse 13, "And on the rock are they which, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away." Okay? And verse 14, and that which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. Verse 15, "But that on the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word, keep it and bring forth with patience." Okay, dito po na, mga kapatid, makikita natin ang tatlong klaseng tao, no? No. Thank you so much for sending 100 stars. Tatlong tao. Una is yung nakapakinig, tapos parang wala lang, no? Pangalawa is yung nakapakinig, tapos na-discourage, nag-backslide, or hindi nagtuloy. No? Yung pangatlo, nakinig, natuto, nagpatuloy. Right? So dito mga kapatid, makikita natin sa pangalawang example, especially sa verse 14 ng ating binasa. "And that which fell among thorns are they which, when they have heard, go forth and choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to
Perfect. So dito po we will dwell here with cares and riches, di ba? Dito po atin pong pag-aaralan ngayon is yung cares of this world. Bilang isang mananampalataya po, isa sa mga bagay na nagpapabagal sa ating paglago bilang isang mananampalataya or bilang isang lingkod ng Panginoon is yung mga alalahanin natin sa buhay. Or, ito yung magiging rason kung bakit tayo hindi magpapatuloy sa ating paglilingkod or pananampalataya natin sa ating Panginoon. Diba? Kalimitan, maybe tayo nabiktima din sa ganitong klaseng device ni Satan na bibigyan ka ng mga alalahanin na kung saan the moment na tayo ay nakakilala, tumanggap or nabahagian ng salita ng Panginoon ay dahil nag-aalala tayo na maiiwan natin yung ating pag-iinom, no? Ang ating mga bisyo, ang ating mga happy sa buhay or iwanan natin yung mga mahal natin sa buhay like girlfriend or boyfriend because you wanted to choose God, then ang gagawin na lang natin ay hindi na lang magpapatuloy kasi makompromiso yung ating buhay sa mundo. No? So yan po, alalang-alala tayo sa mga tao at sa lahat ng mga bagay. No? We care more about other things rather than God. No? Alalang-alala tayo sa mga bagay ng mundo, yung ating kaligayahan, kumpara sa ating pag-alala sa ating growth or maturity bilang isang mananampalataya. Eh dito mga kapatid, we care more about things rather than God. Ang dami nating masyadong alalahanin sa buhay. Okay? So ano yung mga bagay na naghihila sa atin pababa, nagbablock sa atin sa ating paglago, nagbablock sa atin sa ating pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon? Ano-ano yung mga alalahanin na yon, mga ka-hopers? Unang-una po is yung hindi pa tayo ready na iwanan yung ating mga worldly enjoyment. Yeah? We care more about our happiness in life. Gusto natin na lagi tayong masaya. Gusto natin lagi tayong enjoy. Diba? But lingid sa ating kaalaman mga batid, there is no greater joy in serving Jesus. Sabi nga ng kanta, there is joy in serving Jesus. Diba? So, there is joy in serving Jesus and that is the only genuine joy that we can get. No? Yung pleasure na sinasabi natin na hindi natin maiwan-iwanan yung mga enjoyment natin sa buhay. Yung ating mga kung saan tayo natutuwa kasi alam niyo po mga ka-hopers, pag tayo po ay naging Kristiyano, ika nga tayo po ay normal na nagbabago. Kung tunay tayo naligtas, normal po tayo nagbabago. Kaya ang karamihan sa mga Kristiyano, sila ay nagbabackslide kasi hindi pa nila maiwan-iwanan yung pamamasyal sa araw ng Linggo, hindi pa nila maiwanan yung pagsiswimming sa araw ng Linggo, no? Hindi pa nila maiiwanan yung mga kaibigan nila na dinadala sila kung saan-saan. Diba? So, enjoyment of this world or pleasures of this world, yan po ang isa sa mga bagay na mas inaalala natin, no? Mas madali sa atin na ibaliwala ang salita ng Panginoon, mas madali sa atin na ibaliwala ang gawain ng Panginoon kaysa sa ibaliwala yung mga dating pleasures na ginagawa natin. No? Napakadali nating magdesisyon. Lalo na pag inaya ka, lalo na pag outing, lalo na pag, ay nako, sabihin mo lang, okay lang yan. Kasi iniisip natin, ay mabait naman si pastor, hindi magagalit. Ay, oh, magalit, mabait naman. Just God is love. Upo, God is love. Pero God has set standards para sa ating mga Kristiyano. Well, let us not compromise the standards given by God. Kaya, huwag na nating
huwag na tayong magpa-overpower sa ating mga worldly pleasures na ating pinagpapalit yung gawain ng Panginoon, no, yung ating paglago sa gawain ng Panginoon, no, cares of this world, yung world, yung pleasure, diyan natin mas inaalala natin na mawawala ang ating enjoyment. Let's open to Matthew chapter 21 verse 34 or 35. Sinabi po dito, mga kapatid, heaven and earth shall and take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overcharged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, and so that they come upon you unawares. For as a snare shall it come on all them that dwell on the face of the whole earth. Dito po, pinaalalahanan po tayo, mga kapatid. Pinaalalahanan tayo salita ng Pinoon na take heed, no? Makinig. Okay? Tumingin, makinig, no? Yourselves, lest at any time your hearts, kahit ano, sa anumang oras, ang ating puso po ay madadala, no? Yan nga yung sinasabi natin dito, and cares of this life. Ang dami nating alalahanin. Isa dyan is yung mas inaalala natin yung ating sariling kaligayahan. Kaya madali sa atin na iwanan ng simbahan, iwanan ng gawain ng Panginoon, kasi gusto natin masaya tayo. Pero take note, mga kapatid, ang pleasure po, ang tunay na pleasure ay sa Diyos lamang po natin masusumpungan. Sa Diyos lang natin mahahanap, makikita, makakamit. No? Kaya yung alalahanin nyo na mawala yung anong mga bagay na yan na ikakasaya mo, walang katumbas na kasiyahan pag nasa Diyos ka. Walang katumbas na kasiyahan pag Diyos ang nasa isip at nasa puso mo. No? Yan ang gusto ng tao talaga eh. Yung talagang gusto mo, laging masaya ka. No? Anong sabi? Di ba? Oo. Ang mundo po, mga kapatid, mga ka-hoppers, nagbibigay ng panandaliang kasiyahan. Opo. Nagbibigay yan ng panandaliang kasiyahan. Pero ang kasiyahan na idudulot ng Panginoon, panghabang buhay at tunay na kasiyahan. Diba? Ang sabi sa Romans, buksan nga natin, mga kapatid. Let's open to Romans chapter 12 verse 2. Sinabi dito, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is that good and acceptable and perfect will of God. Anong sabi ng Panginoon? No? He is reminding us na huwag tayong makiayon, no? Huwag tayong makiayon sa mundo bagkos tayo ay magbago. Di ba? So yung mga alalahanin natin patungkol sa ating mga kaligayahan, pansariling kaligayahan, ay atin na po yung tanggalin at palitan natin ito sa alalahanin kung paano natin palaguin ang ating mga sarili sa usaping espiritual, sa usapin ng Panginoon, no? Yung alalahanin mo sa sarili, sa sarili papunta sa mundo, palitan mo yan ang alalahanin mo sa iyong sarili papunta sa Diyos. No? Yan dapat yung cares of this life. No? Dapat hindi worldly life, kundi cares of spiritual life. Dapat mas inaalala natin, huy, baka hindi ako makapagsimba nito. Hindi mo na ako sasama sa inyo kasi pag sumama ako sa inyo, alanganin ako, baka malate ako. Hindi na. Medyo ano yan. Di ba? Ganun dapat. Diba? Paano kaya? Kasi mayroon ako, nasa music ministry. Uy, wala akong ano, paano kaya to? Dapat makapag-practice ako sa choir. Dapat makapag-practice ako sa music. Diba? Ganun dapat yung alalahanin natin. Hindi yung, paano kaya yan? Hindi ako makasama. Hindi ako makasama sa outing. Wala akong ano, pamasahe. Wala akong, pambihirang ano yan.
aalalahanin yan. Dapat yung alalahanin natin, dapat kung paano natin makapaglilingkuran ng Panginoon. Yun dapat ang alalahanin natin. Hindi yung alalahanin na magkaroon tayo ng sariling kasiyahan. No? That is number one, mga kapatid. Yung worldly pleasures, yung worldly enjoyment, inaalala natin yan. Kaya, lalo na yung mga kabataan, no? At hindi lang po kabataan, kundi sa lahat. No? Mas inuuna, yung yung mga bagay, pagdodota, pag-computer, kaya pagod, kaya hindi nakapunta sa simbahan ng maaga or hindi na talaga nakasimba kasi puya. Example lang po yan, mga kapatid. Number two, una, no, worldly enjoyment, worldly pleasures, masyada tayong hook dyan. No? Mas inaalala pa natin yan kaysa sa salita ng Binoon. Pangalawa, yung isa sa mga alalahanin kung bakit tayo ay hindi lumalago at hindi nakapagpapatuloy sa gawain ng Panginoon ay itong ating yung mga tao, lalong-lalo na yung ating family, no? Alam niyo ang number one ng mga kalaban natin pag lalo pag mga bagong Kristiyano, yung mga pioneer na hindi talaga, no, bagong saved lang na family, is yung family natin mismo, yan po ang kalaban natin, no? I know na-experience na yan. Kasi sa side namin, na-experience na namin yan eh. Okay? Family and other people. No? Family and other people. So yan po ang isa sa mga masyado tayong yung mga tao, kaibigan. Di ba? Masyado tayong nag-aalala. Kasi ako din, personal na-experience ko yan eh, na alam ko na naniniwala ako na tinanggap ko ng Panginoon. Kaso ang problema, mas inaalala ko pa yung ibang tao na nakakahiya, di ba? Nahihiya ka kung anong sasabihin nila sa iyo. Sasabihan ka ng normally ang mga tao, ito yung sinasabi nila. Yan, nasisira ng ulo mo, Bible ka ng Bible. Di ba? Inaalala kasi natin yung ibang mga tao. Ano yung sasabihin ng kaibigan mo? Ano ang sasabihin ng mga kapitbahay mo? Ano ang sasabihin ng lalo ng boyfriend at girlfriend mo? Baka iwanan ako ng boyfriend ko pag dito ako. Yung iba nga nadadala sa simbahan dahil sa boyfriend at girlfriend. Sana naman hindi natin gagawin yun, no? Na dahil sinagot nyo yan para maging boyfriend at girlfriend para dali mo sa simbahan. Hindi po yan magandang rason. No? No? Masyado tayong nag-aalala sa ibang tao. Kaya anong nagagawa natin? 'Di ba? Anong mangyayari? Ay hindi tayo nagpapatuloy, hindi tayo nagdadala ng Bible, hindi tayo nagbabasa ng Bible kasi pag ganun pa lang tinitingnan mo, ano kaya masasabi ng mga tao sa akin? Masyado tayong nag-aalala diyan, mga kapatid, mga ka-hopers. Mas inaalala pa natin. Ako personally, nung ako ay nag-decide, sabi ko, di bali nang mawalan ako ng kaibigan, basta wag lang ang Panginoon. Kasi nag-decide ako dati na wag nang uminom na yung pataya na inuman eh. Diba? Yung iba't ibang klaseng inumin, beer, alcoholic drinks, lahat. When I decide, until now, kaibigan ko para naman sila. Ang nawalan na lang sa amin is yung mga worldly things. Yung mga worldly things. Ganun naman talaga dapat kasi iiwanan naman talaga dapat natin yung mga gawain sa mundo eh. Pero kaibigan mo pa rin sila. Di ba? Ang iniwan lang natin is yung mga gawain sa mundo. Okay? Ganun dapat ang isang Kristiyano. No? Be not conformed. Pwede mo silang kaibigan pero not that close at yung ginagawa nila sa mundo ay hindi mo na siya gagawin. Right? So, family, masyado tayong nag-alala. No, sa kung anong masasabi ni kumare, ni kumpare, no? So, alam niyo ba mga kapatid? No? This is very true. Alam niyo po. Pag tayo galing tayo sa mundo, mga ka-hopers. Alam nila yung ugali natin. Alam nila yung gawi natin. Alam nila yung mga kaibigan natin, kung ano ang ginagawa nila ay ginagawa din natin. Ito ang maganda. Dahil alam nila kung sino ka,
at the moment na nakakilala nakakilala ka kay Kristo at nagdesisyon ka na unahin mo si Kristo, na renewed ka, nakita nila ang iyong pagbabago, nakita nila ang kapangyarihan ni Kristo sa buhay mo, diba? Ano ang makikita nila? Si Kristo sa buhay mo. At ano ang pwedeng mangyari sa kanila? Sila po ay pupwedeng maligtas. Sila din po ay pupwedeng kilalanin si Kristo. Sila din po ay pupwedeng maniwala sa pinaniniwalaan mo. Why? Kasi you stood for the truth. Nakita nila, na-prove mo. You are being a good example to them na hindi pala tama, mali pala yung ginagawa ninyo. Ito pala yung tama kung saan tayo ay dapat nasa Diyos. Okay? So kaya mga kapatid, wag nating alalahanin. Oo, nakakahiya. Pero ang tanong, sa panahon na ikaw ay nangangailangan, makakatulong ba sila sa iyo? Sa panahon na ikaw ay nangangailangan, nandyan ba sila sa iyo? Ang Diyos, mga kapatid, kahit hindi mo pahingin, nakikita ng Diyos, ikaw ay nalulungkot, pwedeng ibigay ng Diyos ang lahat ng pangailangan mo. At mas lalong-lalo na pag humingi ka sa Kanya directly. No, mga kapatid, wag nating ipag-alalahanin, no? Minsan yung iba na inaalala yung mga anak ko, huwag muna kasi yung mga anak ko baka magalit sa akin. Alam niyo po, basta para sa Diyos, gawin niyo kung ano ang tama. Huwag po nating konsentihin yung mga bagay-bagay na hindi tama. Huwag nating alalahanin na kung magalit sila o hindi. Huwag nating alalahanin kung sisiraan nila tayo o hindi. No? Ano bang sabi ng Panginoon? And the truth shall make you free. The truth shall set you free. Kaya, no matter kung paano kanila sisiraan, no matter kung paano kanila gagawa-gawaan ng kwento, pag ikaw ay nasa katotohanan, palaging panalo ka. Kasi hindi naman, marahil may maniniwala sa kanya, sa kanila, no? May maniniwala sa kanila for a very short time, pero when the truth of God speaks, no? Kapangyarihan ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos na nagsasalita, absuelto nga. Kaya wag na tayong masyadong mag-aalala. No? Wag na tayong masyadong mag-aalala. Sinabi dito, no, I will give you a verse here. Let's open to Romans chapter 14. No? Luke chapter 14, verse 26 and 27. Sinabi po dito, mga kapatid, if any man come to me, and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Ang sinasabi po dito, mga kapatid, hate not, hindi po to hate na kasi God does not want us to hate any other. No? God wants us to love other people. Dito po pag sinabing hate is yung ginagawa nila na kamalian ay hindi mo sila hindi mo sila susundin or susundan, no? Or hindi mo dapat sila ipagpapalit, hindi mo dapat ipagpapalit ang Panginoon sa mga taong ito, yung nanay mo, tatay mo, yung asawa mo, yung husband mo, yung mga anak mo, yung mga kapatiran, no? At sino pang matawag natin if hindi tayo marunong na hindi tayo marunong kumilala or hindi tayo marunong na mag-decide better or hindi tayo marunong humindi doon sa mga bagay, hindi tayo marunong iwanan yung mga tao para sa Panginoon, ay hindi tayo magiging disipulo ng ating Panginoon. Dapat handa tayo, no? Handa tayo na iwanan, iwasan, tanggihan ang mga tao na hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. Hate, hindi po yan hate na kamuhian mo, hindi po. It's just a matter na kaya mo silang iwanan para sa Panginoon.
kaya mo silang ipagpalit para sa Panginoon. No? Mga kapatid, huwag na nating bibigyan alalahanin ng ating mga sarili dahil lang sa ibang tao. No? Bagkos, alalahanin natin ang Panginoon. Lord, okay lang, sige. Bahala na, okay lang, wala akong kaibigan. No? Okay lang, wala akong basta sa iyo ako, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Ako, saludo ako dun sa mga kabataan na tinotorture, hindi naman sa tinotorture, yung pinipersecute ng mga magulang, na to such time na hindi binibigyan ng baon, hindi pinapapaaral, no? Tinatakot na huwag paaralin, huwag lang magpapatuloy sa simbahan o sa gawain ng Panginoon, no? Na sila ay nagpapatuloy, they stood up for the truth, no? Gumawa ng paraan, lahat ng kaparaanan ginagawa para lang mapaglingkuran nila ang Panginoon, no? Huwag po tayong magpatinag, huwag po nating masyadong alalahanin yung mga tao na nakapaligid sa atin. If what we believe is true according to the word of God, then let's do it, let's continue regardless of what other people is telling you or doing harm to you just for your faith, no? Para sa ating pananampalataya, natatakot tayo, no? So yun po, una, yung ating alalahanin, yung ating mga worldly pleasures, no? Pangalawa is yung family and other people, no? And pangatlo, and last, itong ating masyado tayong nag-aalala sa ating pang-araw-araw na pangangailangan, yung ating mga negosyo. Alam ko, I know, many of our hopers here ay may mga negosyo at nagtatrabaho, di ba? So, nag-aalala tayo niyan. Kaya, di ba? Minsan na nag-skip tayo ng Sunday kasi mayroon ngang sideline. Eh, pastor, kasi mayroon akong contract signing po sa project, pastor. Eh, mayroon akong business presentation, pastor. Wala kasing ibang araw na ano nila, pastor, eh. Pambihira yan, no? Ang dami nating inaalala sa buhay na akala natin, mawawalan tayo pag inuna natin ng Panginoon. Take note, mga kapatid. Remember this. Ano sabi ng Diyos? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag Sunday po, Sunday is for the Lord. Diba? Huwag mong kunin yan. Pwede mo namang i-set yan, eh. Eh, pastor, na-cancel tuloy. O, pag na-cancel yan, bibigyan ka ng Panginoon ng panibago. Pag inuna mo siya, hindi ka mawawalan. Tandaan niyo palagi, mga ka-hopers, hindi ka mawawalan sa Panginoon. Pag inuna mo siya, never kang mawawalan sa Panginoon pag inuuna mo siya. Hindi po sinungaling ang Panginoon. No? Eh, huwag tayong mag-alala sa mga sideline natin, sa mga trabaho natin. Ako, bilib ako dun sa mga tao na nakapasok na sa trabaho, pero dahil may pasok sila ng Linggo, umalis, naghanap ng ibang trabaho. Wow. Although kung sa ating sariling perception, nasasayangan tayo lalo na pag malaki ang sahod. Yes, sayang. Pero pinili nila na umalis para lang may bakante ang kanilang Linggo. Ang galing. Yeah? I salute. Because you know what? Hindi po tayo nag-iimpok ng kayamanan sa lupa, nag-iimpok po tayo ng kayamanan sa langit. Mga kapatid, no? Sabi, pastor, kasi sayang to. Malaki ang sahod. Sayang naman para sa pamilya. Di ba? Yan yung inaalala natin, eh. Kaya nakukompromiso yung gawain ng Panginoon. Parte ka ng ministry, ng preaching ministry, ng Sunday school. May mga schedules ng practice. Yeah? Kaya mga kapatid, yung mga daily needs and wants natin, no? Yung mga negosyo, trabaho, di ba? Yung mga kayamanan natin, parang focus tayo na magiging mayaman. Isa po yan sa mga kadahilanan kung bakit tayo naging aligaga sa buhay. At ang masaklapad dyan, mga ka-hopers, ay ito po ang isa sa mga malalaking dahilan kung bakit tayo mahina yung paglago, hindi lumalago, or even hindi nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. No? Let's open Luke chapter 10 verse 38 to 42. Anong sinasabi ng salita ng Panginoon dito, mga kapatid? Listen very carefully.
Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful. No? And Mary hath chosen the good part, which shall not be taken away from her. See, mga kapatid, ang Diyos nagpapaalala sa atin, sabi ng Panginoon, Martha, Martha, ang dami mong alalahanin sa buhay. Ang dami mong alalahanin. Diba? Ang sabi ng Panginoon, isa lang ang kailangan natin, isa lang kailangan nyo. At si Mary, pinili niya ang napakagandang parte. Saan natin maalalahanin, mga kapatid? Inuuna natin yung mga gawain sa bahay. Inuuna natin yung iba nga. Sinasabi, lalo na pag mga bago, sinasabi na, Pastor, naglaba kasi ang dami kong labahin, Pastor. Kaya next time na. Diba? Ang dami nating alalahanin sa buhay, mga kaupers. Yun yung ginawa ni Martha. No? Dalawang klase. Isa, masyadong busy sa mga gawain ng mundo. At yung isa, busy sa gawain ng Panginoon. Diba? Sabi ng Panginoon, but one thing is needful, and Mary hath chosen the good part. See, mga patid, dapat marunong tayong mamili. Marunong tayong mag-discern kung alin ba, which is which. Yung sarili nating mga pangangailangan sa mundo, sa lupa, or yung ating pangangailangan spiritual. Doon natin, mga kapatid, ilagak ang ating priority sa pangailangang spiritual. Alam niyo po, isang araw lang hiningi ng Panginoon. No, linggo lang. At atin pa yung ipagdadamot sa Panginoon. Kaya mga kapatid, choose the best part. Huwag tayong masyadong maalalahanin sa ating mga buhay. No? And Luke chapter 12. Luke chapter 12 verse 22 to 34. Dito po mga kapatid, makikita natin. No. Look at here. And he said unto his disciples, therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, neither for the body, what ye shall put on. Na huwag tayong mag-alala kung ano yung kakainin, ano yung idadamit. No? The life is more than meat, and the body is more than raiment. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, for which neither have storehouse nor barn, and God feedeth them. How much more are ye better than the fowls? Huh? Masyadong maalalahanin kung anong kakainin. And which of you, with taking thought, can add to this stature one cubit? If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for the rest? Consider the lilies, how they grow, and toil not, they spin not, and yet I say unto you that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. If then God so clothe the grass, which is today in the field, and tomorrow is cast into the oven, how much more will he clothe you, O ye of little faith? Wow. It is a reminder from God, mga kapatid, kung ano yung alalahanin natin sa buhay, lalo na yung personal na pangangailangan natin para sa atin at para sa ating pamilya. No? Oh, ang liit ng iyong pananampalataya, ipagpalit mo ako. Sabi ng Diyos, ipagpapalit mo ako dahil lang sa sarili mong kapakanan, sarili mong pangangailangan. Oh, ang liit ng pananampalataya mo. Ha? Hindi mo alam, ang Diyos ang nagbibigay lahat kung anong meron ka. Huh? And seek not ye what ye shall eat or what shall drink, neither ye be ye of doubtful mind. wag tayong magdadalawang isip, wag tayong magdududa sa kapangyarihan ng Panginoon na pwedeng ibigay sa atin. For all these things do the nations of the world seek after, and your Father knoweth that ye have need of these things. Kasi yung mga hindi
nananampalataya sa Panginoon, ito yung mga hinahanap nila eh. Mas inuuna nila yung mga personal na bagay kumpara sa bagay para sa Panginoon. Alam po ng Panginoon yan eh. You know? Yeah, there is no need for us to care about this. And God can provide you a job. God can provide you a business. God can provide you riches according to His grace and mercy. But rather, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. No? And all these things shall be added unto you. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. No? Mga kapatid, huwag natin mag-alala. Let's not take thought of what are the... Opo, hindi masama ang magpapayaman. Hindi masama ang mangarap ng masasarap na pagkain. Hindi masama ang mangarap ng magkaroon ng magagandang mga bagay. Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, mga kapatid, huwag mo siyang ipagpalit. Unahin mo siya. Kasi lahat ng pangarap mo, lahat ng alalahanin mo, kayang ipagkaloob ng Panginoon yan sa anumang oras. No? Take note, maiksi lang yung buhay natin. Kaya yung buhay po natin, gamitin po natin sa Panginoon. Every minute of our day, every hour of our lives, gamitin natin yan para sa Panginoon. Gamitin natin yan para sa Panginoon. Kasi malay mo bukas, wala na tayo. Malay mo sa susunod na araw, wala na tayo. Sa susunod na buwan, wala na tayo. And you were not able to utilize your time for God properly. Yung alalahanin natin, nakakapagpabawas siya ng ating ng ating oras para sa Panginoon. Kaya bagkos tayo ay mag-alala, yung mga alalahanin natin sa ating mga pleasures sa mundo, yung mga alalahanin natin patungkol sa ibang mga tao, sa pamilya natin, the barkads, sa ibang mga tao, at yung alalahanin natin sa ating pangangailangan, sa ating mga pangarap sa buhay. Anong sabi ng Panginoon? Cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me and I will give you rest. See? Ibigay natin yan. Yung alalahanin natin sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya. No? Kaya mga kapatid, lastly, for the conclusion of this whole matter, chapter 12, verse 29 to 31, sinasabi po dito, chapter 12, verse 29 to 31, And seek not what ye shall eat or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind, for all these things do the nations of the world seek after, and your Father knoweth that ye have need of all these things. Lastly, but rather seek ye the kingdom of God and all these things shall be added unto you. See, mga kapatid, yung alalahanin natin, bigyan natin sa Panginoon. No? Anong kakainin? Ano yung i-provide natin sa ating family? Basta, all we have to do is to make God as our priority. And all your cares will be provided. Will be given answers. According to God's mercy and grace sa iyong buhay. Okay? Mga kapatid, kung sino man dito sa atin, if there are people who are watching with us right now here in the Philippines and in abroad, then if you are not sure where your soul go when you die, because we have life after death, and the Bible says that our sins that could lead us to hell. Okay? Because our sins, we are already condemned to damnation. And where, what damnation? That damnation is in the lake of fire in hell. So what are we going to do for us to go away or stay away from that hell of fire, a lake of fire in hell? So all we need to do is to have faith on our Lord Jesus Christ. Why? Because the Father has sent His Son to bear the cross, no, and to die for our sins
on the cross of Calvary for our sins, right? Now all you need to do is to have faith. The Bible says, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Now, if you genuinely believe that Jesus Christ died, died, buried, and rose again from the dead, so that your sins will be forgiven, then definitely, one thing for sure, then your soul will go to heaven, to the Father through our Lord Jesus Christ. So, believe in the Lord Jesus Christ and also Jesus.